Magandang araw uli sa inyo mga kalangis. Meron mo tayong gagawin dito, RF Mazda. Ang sakit ho nito, ini-start mo pa lang ho ay bumubulwak na ho yung radiator. Siyempre ho, wala na hong ibang panggagalingan nyo kundi sa head gasket ho. At ito, bago ko kalasin, iisa-isahin ko sa inyo kung paano kinakalas, paano pag-timing nito, ano, para sa mga baguhang mekaniko. Actually, meron na ho kong ginawa nito eh. Kaya lang ho ito, kumbaga sa ano, magiging full video. Mula sa pagkalas hanggang sa pagbuo, ibibidyo ko po sa inyo. Pakihawak nga po. Huwag mo lang masyadong galawin at para hindi ma, ano yung mga manunood. ang una-una natin kinalas para maluwag ho tayo, tanggalin muna natin ang radiator. Ayan o, kinalas natin yung radiator, yung makakaabala, para mas madali hong trabahuin. Tapos bago natin kalasin, chichikin na rin natin yung kanyang timing, dahil ano eh, tatanggalin natin ang head, tatanggalin natin ang belt, so kailangan malaman ho natin ang timing. Kahit araw-araw na lagi na tayo nagagawa nito, hindi man araw-araw, marami na tayong ginawa. Ito eh, ipupul episode ko lang to para sa mga manonood na baguhan. Kailangan ho natin ng isang Allen wrench na pantanggal dito sa nut sa loob. May mga Allen wrench ho yan dito sa loob. Yan. Pero mga boss martilyo. Ayan. 6 na piraso to para makalaso natin yung puli. Kaya ho natin pinupukpok para dumaplis yung tools. Ayan. Tapos kukontrahan natin siya. Pero ang boss ng isang ratchet na ano, bento. Yan. Naluwagan na ho natin. So, kasunod naman. Ayan po. Ay. Papulot niya, Arlo. Papulot. Maganda nga itong gintong may lonan. Ito mga kalangis, ayan ho yung natatanggalin natin. Ang tatanggalin ho rito ay yung mga Allen wrench, hindi ho yung nut na 21. Okay, mga kapal mo. Ang palusot pa yan. Oo. Pero pag alas 10 na, hindi na pabalusot ka, pamiliste na yan. Oo. Ayan o mga kalangis o, kailangan nun natin ang 21 sakit at saka yung Allen wrench. 6 na piraso ito mga kalangis. Thank you.
Ayan po. Ayan mo mga karangis, oh. Bali, lima na akong nakakalas natin. Bago natin kalasin yung panguli. Itatiming mo muna natin para makita, oh. Ayan. Hindi ba nakakambyo? Sinuturo niya. Ayan o mga kalangis. Timing na o yan. Ayan. Dalawa na lang ang ating kakalasin. No, may nalaglag. Ito mga kalangis, oh. Para makita ho natin yung timing ng kanyang injection pump, ang gagawin ho natin, bali ito yung kanyang pulley, ayan. May aro din ho yan dyan, ayan. Baka pwede may pakuha yung flashlight ni. At medyo madali. Ayan. So, itatapat ho natin ng konti. Ayan na. Ayan, nakikita po natin kung saan nakatapat yung aro doon sa unang guhit. Ayan. Ngayon, para makita po natin yung timing na injection pump, ay alisin po natin yung pulley. Ayan, pakihawak, boss.
Ayan. Naalis na natin. Tatanggalin na lang natin tong cover niya para makita natin ang tuluyan. Ayan po. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ating pong timing. Akin na yung bracelet. Dito po sa may main, ayan, yung main gear ho niya, ayun, nakikita nyo may parang kanal siya. Tapos may arrow. Kung nakikita nyo po yan. Bago dito naman ho, sa camshaft, yung sa may tornilyuhan, no, para kung may biniyak na kapraso, ito sa may daliri ko, dyan din ho nakatapat tong may guhit ng camshaft gear. At sa injection pump po, lilipat ako sa bilasan dito. Ayan. Ito naman ho yung sa may injection pump. Ayan, tulad ho nito. Ayan. Ito po yung may biyak niya. Bago ito yung may guhit din dito sa injection pump gear. Ayan, nakatapat naman ho siya rito. Iyan ho ang timing niya. Ayan, nasa tama ho. Tapos okay ang kanyang higpit ng belt. Kaya bago ho natin kalasin, nakita nyo ang timing. Wala ho kayong iisipin na kung bakit ayaw ma-hard starting siya or papano. Ayan. Para pagbabalik ko, eh ganun din ho ang gagawin nyo pag ibinalik na. Ano po? O, ayan po ang unang paksa natin dito sa ating kinakalas na makinang RF. O, sana po maunawaan nyo maigi to kung ano yung ginagawa ko. At ito po yung may kasunod na kung paano natin alisin uli ang cylinder head. Ano po?